Okay, for today's video guys, sa ating mga kaplanita na gustong magsiman, mga kapwa natin ilye na gustong magsiman, para sa inyo ang video na to. Okay, huwag po nating kaligtaan panoorin at intindihin mabuti. Tutukan lang ang ating bawat mensahe na ating pong bibitawan. Okay, ating pong tatalakayin bakit ang mga Seaman graduate ay hirap makasakay. Okay, una, talakayin natin ang number one. Yung iyong sarili mismo. Okay, pangalawa, ang eskwelahan na pinag-aralan mo. At pangatlo, ang ating financial stability. Okay, bakit sinabi kong una ay ang sarili natin? Dahil kung tayo nga ay nakagraduate ng isang maritime courses at tayo po ay mahina, matatakutin, mahihina ang loob, isang bagay ito na magpapabagsak at hindi magsasucceed ang ating mga plano. Pangalawa, bakit ang eskwelahan ang sinabi ko? Baka ang eskwelahan mong pinasukan ay kulurom, hindi kinikilala sa maritime industry, ang tangi lang gusto sa inyo ay ang tuition. Pangatlo, ang financial. Bakit financial, mga kababayan? Mga ka-Seaman's life? Mga ka-alien na gusto magmarino, bakit financial? Dahil kung ikaw man ay nakagraduate at matalino ka, wala ka namang pang-support sa iyong mga training, sa iyong pong mga onboard training, yan po'y isang dahilan para hindi natin makumpleto ang requirements sa ating pag-graduate. Talakayin namin naman natin ang ibang mga dahilan na may kinalaman pa sa tatlong aspitong ito. Okay, ako naman sir ay matalino, may financial stability kami. Okay, pero baka kulang ka ng isa. Yung eskwelahan mong pinag-aralan ay kulurom. Okay, mga kababayan, baka kulurom, hindi kinikilala. Okay, nandun naman tayo sa isa. Nag-aral ka nga sa eskwelahan na kinikilala, may financial ability ka, at nakagraduate ka. Pero bakit hindi ako matanggap kasi man's life? Suriin mo yung iyong sarili. Sa pangatlong aspeto pa rin. Nakapasok pa rin doon yun. Suriin mo yung sarili. Baka ikaw naman ay mahina. Nakagraduate ka lang dahil sa pira. Dahil ang mga eskwelahan na tuition lang ang gusto sa atin ay talagang pag-graduatein ka niyan. Okay? Baka pagdating sa interview, ay nakikita nilang hindi ikaw yung karapat dapat nilang kunin. Kaya sana mapanood ninyo yung video ko, yung mga tip ko patungkol sa mga pag kung anong dapat nating gawin pag tayo na interview. Sana mapanood ninyo yan. Yan po'y nasa atin din pong vlog. Sana po'y hindi nyo kasawaang panuorin ang ating video dahil ito po ay true to life na binibigay ko sa inyo mga sarili kong experience ng aking mga kasama, ng aking mga katrabaho, na kanya-kanya kami dito ng mga karanasan na pinagkwikwento-kwentuhan namin at iniipon natin ang mahalagang mensahe. Kaya naisipan kong gawing content ito para makatulong ako sa inyo, mga kapwa ko magulang. Okay? Lalong-lalo na sa ating mga magulang na nangangarap ang ating pong anak ay maging isang marino, matikas na marino. Sana po ay mapanood ninyo ang video nito. Magkaroon kayo ng idea kung ano ang inyong dapat at tamang gawin upang hindi po masayang ang pira at panahon ng ating mga anak. Ay kasi man's life, yung aking pong anak, ang tanong mo, yung aking pong anak ay wala sa qualification na sinabi mo sa tatlong yan. Meron pa, kung gustong mangarap ng Seaman, may paraan pa, mga kasi man's life. At yan po ay bibigyan natin ng vlog. At kung inyo pong nasusubaybayan ito, aking mga vlog, mga kabayan, yan po ay madalas kong paulit-ulitin ang sinabi sa mga nauna nating vlog. Para lang mapanood ninyo yan, mga kababayan, ay i-like and subscribe ninyo ito at pindutin ninyo yung notification bell, yung all, mga kabayan, para mapili ninyo dun yung video na gusto ninyong alamin ang impormasyon. Nandun na rin po yan, mga kabayan. Pasensya na po kung hindi ko na inatalakay dahil hahaba lang itong ating video. Kaya pagtyagaan na lang po ninyo kung gusto ninyong lubos na maintindihan. Bakit mayroon pang paraan kahit tayo mahina, wala tayong pirang pampara sa mga Seaman's course, bakit may paraan pa para tayo makasakay? Nandiyan po lahat sa ating mga vlog na nauna po. At hanggang dito na lang po dahil patuloy tayong magbibigay ng mga tip, impormasyon, mga kaalaman kung paano natin pasukin ang pagbabarko, na talaga po namang alam naman natin na pag nagbarko ka at nakasakay ka, talaga namang medyo abab sa ating pinapangarap na
sahod ang ating pong matatanggap. Kumbaga ay sobrang sulit yung ating pagsisikap, yung ating pag-alis ay sobrang sulit at mabibigyan natin ng magandang buhay ang ating pamilya, mismo ang iyong sarili. At kung ikay pamilyado, siyempre ang iyong anak mabibigyan mo ng maayos na buhay. Okay? Hanggang dito na lamang po. Sana'y huwag kayong magsawang manood sa akin. Okay? Salamat. God bless.